بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة الآية 213 بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعده ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم. Ang topic natin ngayon ay usulul i'tikad fil Islam, kung saan nakapokus tayo sa an-nubuwa, yani prophethood. Usulul i'tikad fil Islam, pangatlo na, no? Ang pangunahing napag-usapan natin ay ang usulul i'tikad fil Islam fit tawhid. At dalawang beses tayo na na-explain na natin. Ang pangalawa, usulul i'tikad fil Islam al-adlul ilahi, na hindi pa natin na ipahayag, inshallah baka sa Tuesday. Ang pangatlong usulul i'tikad ay itong nubuwa. Yani paniniwala sa mga sugo na pinadala, isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan, magsisimula sa Prophet Adam hanggat sa pinakahuli-hulihang sugo ng Diyos, kung saan siya ay ang Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Una, tatalakayin natin ang an-nubuwatul amma, yani pangkalahatang propeta. Pagkatapos noon, inshallah, darating tayo sa an-nubuwatul amma o nubuwatul khassa, yani ang particular propeta na ang Prophet Muhammad. Unang-una, ang ibig sabihin ng prophet or an-nabi, prophet or an-nabi, yatalakkal wahyi, ang ibig sabihin ng nabi, siya ang tumatanggap ng mensahe galing sa Allah subhanahu wa ta'ala o galing sa Diyos. Pero ang mensahe na yun ay para lang sa kanyang sarili at sa particular na mga tao, no? At makukuha yun o kaya dumarating yun sa sugo sa pamamagitan ng ar-ru'ya, yung panaginip, yun ang ibig sabihin ng nabi. Ang pangalawa is an-nabiyul mursal, yani nabi at the same time nagiging ano siya, naging messiah, yani prophethood and messengership sa English, no? Nabi siya at the same time, at ang pangalawang wazifa o kaya responsibilidad niya ay mursal, yani rasul. Ang nabi, yani sinabi na natin, yatalakkal wahyi, tumatanggap siya ng mensahe galing sa Allah, pero wala siyang karapatan na iparating sa ibang tao. Para sa kanyang sarili
at particular na mga tao na kung saan, doon lang sa lugar na yun at wala ng iba. So, ang Nabiul Mursal, hindi. Yatalakal wahyu wa iblagu ilan nas, yani tumatanggap siya ng wahi at wajib din sa kanya na ipaparating sa mga tao. Ang pagtawag doon, dalawa yun, Nabiyu ar Mursal. Mursal. Yani, prophet at the same time, messenger. Prophet at the same time, messenger. So, yun ang may karapatan na iparating ang mensahe sa mga tao. Ang nubuwa, isa siyang safara, isa siyang parang isang ertibat, isa siyang bagay na kung saan magiging siya ang tagapagitan sa pagitan ng tao, mga tao, at Allah subhanahu wa ta'ala. Para siyang office na kung saan doon nagmumula ang mga mensahe na yun at ipaparating sa ibang tao. Ang nabi tao, ang mursal tao din, ang nubuwa hindi. Nubuwa, it is a responsibility given to a certain selected person. Isa siyang yung napili kung saan siya ang napili ng Diyos para iparating ang mensahe sa mga tao. Ang pagtawag doon ay isa nubuwa. Yani, pagitan ng tao at saka Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagtawag doon ay nubuwa. Ilan ang mga propeta na ipadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan? Sinong nakakaalam? Nabanggit ko na rin yun noon. Kaya nga sabi natin na mayroong mga nabi na kumukuha lang sila, tumatanggap lang sila ng mensahe pero wala silang karapatan na iparating sa ibang tao, no? Ang mursal, ang Nabiul Mursal, yun ang may karapatan na iparating sa mga tao. Ang Nabiul Mursal, paano nila makukuha yung katuruan o kaya mensahe na yun? Paano? Unang-una, either sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, yani Aruhol Amin, yani yung isang anghel na kung saan siya ang na-assign ng Allah subhanahu wa ta'ala magdadala ng mensahe sa Prophet Muhammad sa pamamagitan ng anghel. Isang paraan yun, no? Ang pangalawang paraan ng pagtanggap ng wahi galing sa Diyos ay yung direct o kaya sinabi natin kahapon yung inspiration diretso yun sa kalbo Rasulillah, yani diretso yun sa puso ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa yun sa wahi. Ang pangatlong paraan ay kung minsan dumarating din sa pamamagitan ng panaginip, no? Pero ang nabi, ang propeta, ang prophet lang na hindi siya mursal, na hindi rasul, sa pamamagitan lang ng ru'ya, no? Sa pamamagitan ng panaginip. So hindi dumarating ang Anghel Gabriel sa kanila. Sa Nabiul Mursal lang ang pumapagitan ang Anghel Gabriel sa pagdadala ng mensahe sa mga propeta. Ang lahat ng propeta ay umabot sa 124,000 prophet. 124,000 prophet nagsisimula sa Prophet Adam papunta sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, at yun ang pinakahuling propeta.
Salamu alaikum. Sa 124,000 prophet, 313 ang mga nabi o kaya propeta nabanggit sa loob ng Quran. Yani 313 pangalan ng mga propeta nabanggit yun sa loob ng Quran. Yani out of 124,313 lang ang nabanggit sa Quran at ang iba binanggit mismo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yung mga propeta na yun na Nabiul Mursal at the same time ay kagaya ni na kagaya ni Adam, Nuh, Idris, Nabiul Lahud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Al-Yasa', Dhul-Kifli, Ilyas, Yunus, Ishaq, Yaqub, Yunus, Yusuf, Shu'aib, Musa, Harun, Dawud, Ayyub, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Ismail, Isa at saka ang pinakahuli ay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yan ang mga pangalan kung saan nabanggit ang pangalan nila sa loob ng Quran. Out of this 124,000 prophet, mayroong mga chieftain, no? Mayroon yung pinakamalaki propeta o kaya yung pinaka-leader nila, no? Ang pagtawag doon ay Ulul Azam. Yani, yung mga taong na kung saan sila ang nagdala ng lahat ng mga propeta na yung nagiging leader. Ilan sila? Anbiya'u Ulul Azam. Yung parang leader ng mga 124,000 na propeta or 313 nabi at saka rasul. Ilan ang leader nila? Ha? Lima. Five, ha? Huwag ninyong kalimutan. Five. Ang anbiya o ulil azm, ang pagtawag, ay lima. Isa ay, sino? Nabiullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, at saka sino? Sino ba? Lima yun, lima. Prophet Muhammad, ha? Ah, out of 124,000 prophet, sabi ko na ang nabanggit sa Quran ay 313. Okay? At ang known prophet ay 25. Sa lahat yan, sa lahat ng mga madhahib ng Islam, 25. Sa 25 na yun, or kayo, sa lahat ng ano, ng propeta, mayroong pinaka-leader. Ang pagtawag, Anbiya'u Ulil Azam, di ba? Anbiya'u Ulil Azam. Okay? Yung mga propeta na nabigyan ng kitab at nabigyan din na ng kautusan para iparating sa lahat. So, Ulil Azam pagtawag doon, lima sila. First, Nuh, Ibrahim, ano pa? Musa, sino pa? Isa at saka Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyiduhum wa afdaluhum. At ang leader sa lahat na yon ay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang maging nagiging leader sa lahat. At ang relihiyon na taglay ng Prophet Muhammad ang siyang parang nagwagi o kaya nabura ang lahat ng relihiyon o kaya mensahe na nauna sa kanya. Ang nanatili
ay ang nanaig ay ang mensahe ng Islam at saka Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang tinatawag natin Nubuwatul Amma. Kagaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nisa 164, sabi ng Allah, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Ang dalil o kaya katibayan sa Quran na itong mga nabi o kaya prophet, nauna sa Prophet Muhammad, ang sila ay nabigyan ng mensahe ay parehong mensahe na kung saan na ibigay rin sa Prophet Muhammad. Sabi ng Allah, warusulan, mga propeta at rusul, mga sugo, kad kasasnahum alayka, ibinigay na namin, sinabi na namin sa iyo, ya Rasulullah, ya Muhammad, min qabli, nauna pa, na nauna sa inyo, at mirong mga nabi na hindi namin nabanggit sa loob ng Quran. Yani, may mga propeta na binanggit ng Diyos sa Quran, gaya ng sinabi natin, 300, pila yun? Ano? Ilan yun? 313. Warusulan, at mga propeta rin na lam naksushum alaik. May mga propeta na hindi namin binanggit, pero sinong nagbanggit noon? Rasulullah mismo. At itong mga propeta, kagaya ng wakallamallahu Musa taklima, isa na doon ang pinag na kinausap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino? Sa Biblia man at saka sa Quran, nandyan sa naka tinukoy ng Quran sa loob ng banal ng Quran na si Musa ay nakipag-usap o kaya kinausap ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroong mga rusul o kaya propeta, ha? Ano ang hadap o kaya ano ang purpose kung bakit sila pinadala? Mubashirin wa mundirin. Bakit pinadala ang mga propeta sa atin? Ha, anong dahilan? Parehas yung mga nauna sa Rasulullah galing sa Adam papunta sa Prophet Muhammad. Wala silang purpose, iisa lamang, no? Anong purpose na yun? Mubashirin. Anong mubashir? Abdul Bashir. Ha, mayroong mga pangalan na Abdul Bashir. Pwede yun. Pero Al-Mubashir o kaya Al-Bashir, hindi yung pwede. Ah, sabi nila hindi daw pwede kasi katangian yun ng Diyos, no? So, pwede mong lagyan daw ng Abdul Bashir. Yani Abdul, ibig sabihin ng Abdul, yani alipin. Alipin nino ni Al-Bashir. Ano ibig sabihin ng Bashir? Yani nagbibigay ng kasiyahan. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Ahsan. Barakallahu fik. Mubashirin, yani mga rusul na yon, ang mga sugo na yon na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ang kanilang ginagawa ay mubashirin, yani nagbibigay ang mga rasul na yon ng kasiyahan, promise sa mga taong naniniwala at sumunod sa kautusan ng Allah o kaya sa kautusan ng Diyos. So mubashirin, yani gustong sabihin ng Allah na yung mga rasul na yan magbibigay sa inyo ng kasiyahan tungkol sa kabilang buhay, ha? Sa araw ng paghuhukom na yung taong nananampalataya, yung palaging nag-aten gaya ninyo, alhamdulillah. Ha? Yung gaya ninyo na hindi kuripot magsalawat, no? Yung sinabi natin kahapon. Ha? Hindi kuripot magsalawat. Sabi ng Rasulullah, mubashir, yani gustong sabihin ng Rasulullah, huwag kayong mag-alala, kayo mga alipin ng Allah,
yung tunay na alipin, dahil mayroong kayong ano, mayroong kayong katiyakan na kaligayahan at kasiyahan, matatamo ninyo sa kabilang buhay, mubashir ang pagtawag doon. Mubashirin, pero hindi lang doon nagtatapos. Mumundirin. At ang mga rasul na yan, o kaya sugo ng Allah na yan, ay mundirin. Nagbibigay rin ng anong mundir? Babala. Warning. Ha? Kung saan, magwa-warning din sila kung ano ang kahihinatnan ng mga taong matigas ang ano? Matigas ang kanilang ulo, no? Sinasabi na, nandoon ang katibayan, nandoon ang kapahayagan, pero hindi pa rin maniniwala. Sabi ng Allah, ang katiyakan na ano, gawain ng mga sugo na yan ay mubashirin, magpaligaya sa inyo, magbigay ng kasiyahan, wamundirin at magbigay rin ng babala upang sa ganun ay mangyari sa inyo ang matatakot kayo at susunod kayo sa kagustuhan ng may likha sa inyo. So, mubashirin o mundirin, li'alla yakuna linnasi alallahi hujja. Bakit kinakailangan magpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sugo? Ha? Ano? Anong dahilan? Bakit? Okay, magbigay ng katuruan, magbigay ng babala, nagbigay ng kasiyahan. Bakit yun? Bakit gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una, katibayan ng kanyang ano, pagmamahal sa mga ano, sa kanyang nilalang, sa kanyang nilikha, at yung tanda yun, o kaya katibayan yun ng kanyang katarungan, yan eh, gagawin ka ba? Tapos pababayaan ka lang. Ha? Yan eh, i-invitein ninyo ako rito at pababayan lang ninyo ako, hindi kayo mag-attend. I-invitein ninyo ako dito para mag-lecture, pero iisa lang ang mag-attend. Buti naman, hindi kayo pabaya, no? Maraming nag-attend, alhamdulillah. Yung sa kabila, kumisan isa lang, yung dalawa lang. Yan. Yung sa kabila, yung kasama ko doon, yung ilang beses na nag-attend noon, ilang beses na nag-attend. Alhamdulillah, yung pinahit mga Pilipino, alam ko, alhamdulillah. Okay, mga ano sila, mga mahilig sa mga education, sa karunungan, active, alhamdulillah. Active sa lahat, no? So, bakit yung kailangan ng Allah na magpadala ng ganun mensahe at mga sugo? Nandito rin ang answer. Sabi ng Allah, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Para hindi sila makapagsabi at parang walang katibayan na magsasabi ang mga tao, ha? Na bakit pinabayan mo ka naman kami? Walang nagturo sa amin kung ano talaga ang tunay na landas. Ha? Para walang dahilan na magsasabi ang mga tao, hindi namin alam. Magiging proof yun, nagpadala siya ng mga propeta, o kaya masugo, li'alla yakuna linnasi hujjatun, 'alallahi hujjatan ba'da ar-rusul. Pagkatapos na isinugo nila ang mga rasul, o kaya mga propeta, at nagawa nilang kanilang gawain bilang propeta at saka bilang rasul. So, ano pa ang dahilan? Bakit tayo hindi susunod? At yayapak sa kanilang yapak. So sabi ng Allah na, wala na kayong may bigay na dahilan kung saan na ako ay pabaya. Pinadala ko ang proof. Nilika ako kayo at hindi ako nagpabaya. Isa yan sa katibayan ng aking adlul ilahi. Yani katibayan ng kanyang katarungan na nagpadala siya ng mensahe upang tayo ay magabayan, ha? Magabayan sa ating mga landas. Hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan hakima. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang katayuan ni aziz, makapangyarihan at makatarungan, hakim at marunong.
Matatagpuan yan sa Suratul Nisa 164. Okay? 164. Alam na natin na pinadala ang mga sugo, ang dahilan ay upang gabayan ng ano ng katuruan, gabayan ng katuruan ang mga nilikha galing sa kadiliman papunta sa ano liwanag ng katuruan. At alam din natin ang before o kaya bago dumating ang Islam, dahil sa katagalan ng panahon sa pagitan ng Nabi Isa, no? Prophet Isa at saka Prophet Muhammad. Dahil sa katagalan na sa pagitan nila sa panahon ng Prophet Isa, ang mga tao, ang kalagayan ng mga tao sa panahon niya ay mahilig sila sa education. Yani mahilig sila sa ano, ang nangyayari sa kalagayan sa situation nila ay yung maano sa doktor, no? Yung ano, panggagamot. Uso sa kanilang panggagamot. Kaya dumating ang isa na taglay ni ang kanyang karunungan din na kung saan pwede siyang i-contest sa panahon nila. So, sa panahon na yun, ilang centuries bago dumating ang Prophet Muhammad, ang katayuan ng Saudi Arabia o kaya katayuan ng mga tao before Islam ay nandoon sa kanila ang kamangmangan, bumalik ang lahat sa ano sa kamangmangan at sa gawaing hindi mabubuti. At diversity of culture, yung iba't ibang culture ng mga tao, ha? Yun ang nagdulot sa kasamaan na naiipon sa isang pamayanan. So, dahil doon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, yung binanggit natin sa pangunahing ano, sa Suratul Baqarah 213, sabi ng Allah, kana nasu ummatan wahida, pabaathallahun nabiyina mubashirin wa mundirin, وَعَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ. Yani, ang katayuan ng mga tao sa panahon ng before Islam, sa totoo, nagbalik sila sa kapanahonan ng kamangmangan, yung days of ignorance, at sari-sari ang mga cultures ng mga tao. So, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sugo na yon, at hindi lang doon ang magbibigay sila ng babala o kaya kasiyahan sa mga tao, taglay nila o kaya pinadala rin sa kanila ang anjala mahumul kitab, ano yung kitab o kaya ang Quran. Bakit ano ang kailangan ng Quran? Ang Quran na yon ay taglay niya ang katotohanan kung saan magbibigay sa pagitan ng dilim o kaya liwanag at saka kadiliman na sa loob ng Quran. At ang Quran na yan ay liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi. Yani, dahil ang sangkatauhan ay sari-sari ang kanilang mga cultures, siyempre magkakaroon ng ikhtilap, yani different ideology, different views, magkakaroon sa isang pamantayan o kaya sa pamayanan. So, anong mangyayari? So, dapat bilang sugo ng Diyos, kailangan meron kang karunungan kung saan pwede mong iisahin o kaya isolve ang mga problema sa society. So, sabi ng Allah Ta'ala, وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ. Pinadala ko rin sa kanila ang kitab, isang book, isang aklat, na nagtataglay ng katotohanan ng
katuruan galing sa Diyos, liyah kumabay na nasi fi makhtalafu fi. At ang purpose doon ay para magbigay ng kapasiyahan sa mga tao kung ano man ang hindi nila pagkakasunduan sa isang society o kaya yung differences sa kanila, ang Quran ang magiging gamot at magbibigay sa kanila ng justice. Wa makhtalafa fihi illal ladina utuhu min ba'di ma ja'ahumul bayyinati bagyan bainahum. Pero ang nangyari, dumating ang Islam. Dumating ang Islam na yan at ang Quran. Sa unang pagkakataon, pagdating ng Islam, ilan lang ang naniwala. Ilang taon ba anong tawag doon? Ilang taon ang pag-preach o kaya pag-propagate ng Islam ng Rasulullah? Ilang taon? Sinong nakakaalam? Sinong nakabasa? You're not reading, ha? Okay. Ang Islam was propagated sa dalawang ano? First, nagsimula saan? Sa Makkatul Mukarramah, di ba? For 13 years. At 10 years naman sa Madinatul Munawwara. Yung tawag noon, Yathrib. Yathrib o kaya, kasi ang pangalan noon ay Hijaz. So, 23 years, nagpropagate ang Rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Sa pangunahing pagkakataon doon sa Makkatul Mukarramah, ilang taon lang ang naniwala. Unang-una, sino ang naniwala? Yung pangunahing ayat o kaya surah na bumaba sa Rasul sallallahu alaihi wa sallam? Suratul? Yung? Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, di ba? Yun ang pangunahing ayat na dumating kung saan sinabi sa Rasulullah na yun ang first dumating na ayat sa loob ng doon siya sa loob ng kuweba, di ba? Sa Makkatul Mukarramah, sa kuweba ng Hira na binibisita ngayon ng haji. Sino sa anong nakapag-haji? Wala. Nakapunta sa Makkah. Wala pa? Wala pa, no? Okay. Punta lang kayo sa masjid. Ibig sabihin, nagpag-haji ka na. Ha? Yung mga pag-haji ng mga taong gaya natin na walang kaya, hindi makakaya dahil ngayon sa Pilipinas is you must have 200,000 pesos. 200,000 from Zamboanga to Makkah, no? From Manila naman is 190 or 185,000. Ilang taon yun na dito? Ha? Oh. I supposed to go to Makkah itong taon na to. Pinadala na ko ng $5,000 from World Ahlul Bayt Assembly. Pero hindi ko tinanggap dahil kung pupunta ko doon sa Makkah, hindi ako makarating dito. Makat yung visa ko. Dahil every before six months, dapat nandito talaga ako, di ba? So, kung pupunta ako sa pag-hajj, mawawala ang visa. Problema na naman. Yung dalawang taon, makakat yun. Dapat, before 6 months, nandito na ako. Sayang. Pagkakataon na yun, pero siguro sa next year, or anyway, nakapunta naman ako 1987. Ganon din, nag-attend din ako ng international conference. Kaya kung sino sa inyo yung mga active, lalaki man o babae, at mapili kayo ng Diyos, mabigyan ng grasya, inshallah, walang pagdududa, no? Kahit wala kang pera. I have only 10 pesos at that time. Pamasahe ko galing sa bahay, papunta sa airport. Kasi sa Manila, may sundo. Sa bahay namin, galing sa Lustre, 87 yan, 10 pesos, papunta sa airport, international airport ng Zamboanga. Ayun.
Ah, na nakapag-hadyo ako, ha? 32,000 pa at that time. Okay? Ah, nakating kami ng International Hajj Conference. Ah, sa panahon na yun, may binaril. Ah, yung massacre sa Makkah. Narinig ninyo? Sino-sino nakarinig? That was 87. Kasi every kung may demonstration man yan, no? May demonstration. More than 200,000 ang nag-attend ng World Conference na yon. Doon niya kasi. Isa ako roon. Pagkatapos na nagsalita ako doon. So may silent demonstration. Nandiyan din sa Quran, sa Suratul Bara'ah. So yun, may mga mercenaries na nabigyan ng mga puti. Ayun. More than 400 ang nasyahid sa panahon na yun. Buti na lang yung katabi ko. Tinamaan. Ako wala, alhamdulillah. Siguro pangalawang pagkakataon yun. Okay. Kung hindi, sana hindi ako makaabot dito, no? Yun. 10 pesos, if you have the knowledge, if you have the faith, kung meron kang pananampalataya, inshallah, walang pagdududa sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ano na yun, dahil naiparating na ng Rasulullah ang katuruan ng Diyos, ano ang nangyari doon ay nagiging ikhtilap. Yani karamihan sa mga Makkah, mga Quraysh, ay hindi sumunod at tinanggap ang mensahe na yun. Bagyan bainahum, dahil sa kanilang pagkamuhi sa Rasulullah. Dahil bakit daw papalitan ang relihiyon ng kanilang mga ninuno? Yun ang sinabi natin sa unang-una, na hindi pwedeng sumunod ka sa kung ano-ano na hindi mo alam. Ha? I'takid wa anta a'ma, huwag ka nang magtanong, sumunod ka na lang. Hindi pwede yun. Sa Islam hindi. Binibigyan ng kalayaan ang iyong pag-iisip. Kung saan ang natanggap mo yun, kung ang saan nabuksan ng yun ang gawin mo. Of course, yung pag-iisip na walang gabay, ha, walang makalangit na gabay, ay hindi din sapat. Ang pag-iisip dapat, dapat may supplement. Meron siyang suporta kung saan yung magbibigay na katwiran sa iyong pag-iisip. Diba? So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, fahadallahu alladhina amanu, ang nabigyan ng gabay, na makalangit na gabay, ay yung mga taong nagiging Muslim ngayon. Yung nagiging Muslim, ang iba na hindi nagiging Muslim, yan din ang nagiging Kristiyano ngayon, no? Fahadallahu alladhina amanu bimakhtalafu fihi minal haqqi biiznihi. Yani, nabigyan gabay ng Allah Ta'ala yung mga taong naniwala. Yung mga Muslim sa panahon ng Rasulullah, iilan lang yon sa Makkah. Nang dumami sila, yun, dahil sa pagkamuhi ng Quraysh, ng mga ni Abu Sufyan, o yun, pinahirapan nila ang mga Muslim, kung saan siguro nakita niyong the message, no? Si Bilal, at saka si Sumayya, at saka si Ammar, na yung dalawang pamilya, yung isang pamilya, tatay at saka nanay ay nasahid. Dahil ayaw magbalik sa, ayaw nang itakwil ang reliyon na natanggap niya ng Islam. So, nasahid siya. Yung anak, sabi niya, okay, tanggapin ko, babalik ako sa dati kong reliyon, pinabayaan. Okay? Si Bilal, yung inano ng kanyang dibdib ng malaking bato, yun din. At nabigyan din siya ng kalayaan ng yung mga dahil sa pagkamuhi, yung mga Quraysh, o kaya yun din naniwala sa Islam sa panahon nila. So, ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, yung mga taong may paniwala at maniniwala sa mensahe ng dala ng Rasulullah, ay walang iba, kundi ang gusto lang ng Allah ay bigyan tayo ng matuwid na landas at mabigyan tayo ng kasiyahan, dahil isang araw ay babalik tayo sa araw ng paghukom, at yun ay walang makakaligtas doon sa na yun. Kaya, kumpleto, ang mga sugo, hindi sila pinadala na ang sipat o kaya katangian, munzir,
na magbibigay lang ng kasihan. Hindi. Dalawa, couple. Mundirin wa mubashirin wa mundirin. Dapat ang sugo ng Diyos ay taglay niyang dalawang katangian. Mundir, mubashir, yani nagbibigay ng kasiyahan at magbibigay sa iyo ng tamang ano yung promise na sa kabilang buhay ay makukuha mo ito dahil sa inyong matapat na paniniwala. Ang pangalawa, mundir. So ang lahat ng propeta ng Islam ay taglay nila ang dalawang ano na yon. 46 yung mga taong wala na late, no? Ang propeta lahat ay 100, ang suko ng Diyos is 124,000, no? Out of 124,000, 313 ang nabanggit sa Quran, nabanggit sa banal na Quran. At binanggit ko rin kanina. Out of 315 na yan, 313 na yan, meron silang yung pinaka leader. Ang pagtawag doon ay al-anbiya'u ulil azm. Lima ang dami nila, no? Lima ang numbers. One is sino? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, at ang Prophet Muhammad. Yun ang Prophet Muhammad, ang pinaka leader sa lahat. Dahil leader sa lahat, bakit yun? Dahil ang taglay na mensahe na dala niya, yun ang nagwagi, parang nagwagi, at nalipol ang lahat. Na-erase ang lahat na message na dala ng mga previous prophet, which is Islam ang nagiging relihiyon ng lahat since from the time of Adam up to the last na ano, pinakahuling propeta. Yun nabanggit na natin. So, paano natin malalaman ang bilang isang propeta na ano, natutuong prophet siya? Paano natin malalaman? Of course, malalaman natin ang isang sugo na yan na bilang tunay na sugo galing sa Diyos ay taglay niya dapat ang ano? Ano ang dapat meron sa kanya? Upang paniwalaan niya siya ay isang propeta na magdadala sa mga tao sa galing sa kabaluktutan patungo sa katuwiran ng paniniwala. Ano ang dapat taglay nila? Paano natin malalaman na tunay na propeta sila? Of course, ang unang-una dapat meron silang ano? Meron silang mu'jiza. Anong mu'jiza? Miracles. Yani yung ano, yung karunungan na meron silang katangian na kung gagawin nila yan ay hindi talaga magagawa ng ordinaryong karaniwang tao, no? Yung karaniwang tao hindi magagawa noon at siya lang ang makagagawa noon. Hindi naman halimbawa, yung halimbawa gagawa siya ng typhoon o kaya noon. Hindi yon. Pero meron siyang katangian kung saan pwede nang masabi na ako ang sugo ng Diyos dahil nandito sa akin ang mu'jiza o kaya miracles. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa yung prophet, sino yung isang propeta na nabulag dahil sa kaiyak? Ha? Yaqub. Ha, sinong iniyakan niya yung pinakabunso ni anak na Nabi Yusuf na nagiging king ng Egypt at that time, no? So, ano ang taglay niyang mu'jiza? Ano nasa kanya? Yani, yung t-shirt na yon, no? T-shirt ng ano Nabi Yusuf na inihagis lang sa mata ng kanyang ama at nagiging bumalik ang kanyang ano paningin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Yusuf 93, isa yan sa mga natutuong propeta siya dahil sa kanya may dala siyang, meron siyang ano, katangian na ganun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, idhabi
اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. سورة يوسف 93. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, dahil yung istorya na yun, hindi sapat ang panahon, ang oras, dahil wala na. Yung 11 na ano, yung 11 na kapatid niya, ay bali, hinulog siya sa loob ng ano, yung beer. Ano yan? Yung deep well, no? Oh, sa anong tawag doon? Balon. Oh. Pero nakuha siya ng mga tao, yung ano, dumadaan ng mga tao at kumuha ng tubig doon. So, nakita nandoon siya. So, he was saved by that ano. So, yung mga kapatid niya nag-trade o kaya nagtinda papunta sa pumunta sa Egypt. Doon na gumawa ng trick si Kwan, si Nabila Yusuf. At sabi niya, kung sino man ang magnakaw sa inyo, na dapat maiwan dito. Iyon, nilagay nila na ang isang bagay sa loob ng At iyon, so naiwan ang pinakaano nila, kapatid nila. So, pagbalik doon sa sa tatay na iyon, iyon ang naging dahilan kung saan araw-gabi umiiyak ang Nabila Yaakob at dahil sa kawalan ng kanyang pinakabunsong anak na Yusuf. So, nang dumaan ang ilang panahon, yun, sabi ng Nabila Yusuf, dalhin ninyo itong t-shirt na ito at ihagis ninyo sa kanya sa tatay ko at ihagis ninyo sa kanyang mukha, babalik yati basira, babalik ang kanyang paningin. Yun nga, nang maihagis sa tatay ang yung kamisa, yung kamis, yung t-shirt, nagiging yung bumalik ang kanyang paningin. At naamoy kaagad ni Yaakob, ito sabi niya, hindi pa dumating ang mga kapatid, naamoy na ni Yaakob, ni Nabila Yaakob, ang amoy ng kanyang anak. Isa yan sa mga mu'jiza. O kaya Nabila Musa. Alam ng lahat yan, nagbabasa ng Bible. Yung asa, yung tungkod na naging ahas, at sa panahon niya, malakas ang sihir, no? Natalo nila lahat ang mga marurunong na kwan ni Fir'aun. Isa yan sa mga mu'jiza. Na malalaman natin ang isang nag-claim na isang nabi o kaya sugo ay sugo talaga galing sa Diyos. Ang Prophet Muhammad, ano ang kanyang mu'jiza? Ha? Ang mu'jiza ng Rasulullah ay walang iba kundi ang Quranul Karim. Kasi sa panahon niya, malakas ang poetry. Yung gumagawa ng poem, malakas sa pagkapanahonan niya dahil palaging nagko-contest sa surrounding ng Kaaba kung sino talaga ang pwedeng magbigay ng mga poem ganun. So sa panahon niya, dumating din ang propeta na taglay niya ang kanyang ganung karunungan na wala naman makagawa ng kahit isa sa kanila. Kaya nga sa loob ng Quran, inshallah bukas banggitin natin ang ibang Quran na tungkol sa mu'jiza ng Rasulullah. Yun, Quran ang living miracles ng Prophet Muhammad wherein nagsasabi at nag-prophesy sa atin, sinasabi sa atin kung ano ang mangyari sa mga taong sa Day of Judgment, sa araw ng paghukom at sa kabilang buhay, kung saan yung mga taong naniniwala sa Diyos ay gagantimpalan ng paraiso. Ang hindi naniniwala, of course, they will be dwelling sa doon sa narka. Doon naman sila mapupunta sa yung impyerno o kaya sa apoy ng Jahannam. At yang nasa loob ng Quran, at ang Quran ay nagsabi sa lahat, ipinaliwanag ang lahat ng nangyari sa prophet, sa mga sugo, sa Adam, hanggat sa last pinakauling propeta, sinabi nandun sa loob ng Quran. At ni isang tao na pinakamarunong sa lahat ng Arabia, gagawa ng poem kagaya ng Quran, laya tuna bimithlihi. Hindi sila makagawa ng kagaya ng Quranul Karim. So, iyan ay mga tanda ng kanyang katibayan ng kanyang pagka-prophet. Ang isang sugo, ano ang dapat katangian nandoon sa kanya? Ha? Dapat perfecto ang isang sugo ng Diyos. Dapat perfecto ang kanyang pagkatao. No? Baka tatasawarun, yani baka
an natin, baka maisip natin, paano ba tayo makasiguro na ang propeta na yan ay hindi sinungaling? Diba? At paano natin masasabi, masisiguro yung ano, yung katuruan na yun ay hindi naging baluktot o kaya yung totoong turo talaga galing sa Diyos? Unang-una, ang lahat ng propeta o kaya sugo ng Diyos dapat ay sila ay ma'sum o kaya meron silang taglay na ano, kalinisan ng kaluluwa. Meron silang taglay na perfect attitude, moral, na kung saan magiging model sila ng mga sangkatauhan. At dapat hindi rin sila makagawa ng dunob o kaya kasalanan. Ha? At dapat hindi sila nagkakamali. Dapat hindi sila nagkakamali. Dapat hindi sila magkakamali at hindi makalimutin kagaya natin. Kasi kung nagkataon na makalimutin ang Rasulullah, ang sugo ng Diyos, ano ang garanti natin na yung Quran na yun ay baka sinabi lang niya, no? Baka sabi-sabi lang ng isang sugo na yan at hindi totoo. So, sinabi ng Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran, ng isang propeta ay dapat taglay niya ang kalinisan ng kanyang kaluluwa para upang magiging perfect example siya, para magiging perfect model siya ng sangkatauhan at para yung garad o kaya yung purpose ng ano, pagpapadala ng mga sugo para mabigyan o kaya maibigay ang tunay na landas ng Islam at makapagbigay siya ng kaliwanagan, ha, galing sa kadiliman papunta sa kaliwanagan ng Islam, dapat ang propeta ay taglay niya ang isang katangian na hindi siya nagkakamali at hindi makalimutin at dapat malinis ang kanyang kaluluwa. Ang yan ay marami sa binanggit ng Allah sa loob ng Quran, pero unfortunately wala na tayong panahon inshallah. Bukas ipagpatuloy natin ang Ismatul Anbiya at ipagpatuloy natin ang yung continuity ng teachings ng Islam o kaya bilang protector ng Islam saan ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, bukas ipagpatuloy natin. Ang topic bukas ay Usulul I'tiqad fil Islam Al-Imama, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.